Muli po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, saan mang dako po kayo ng mundo naroon, anumang oras po kayo dinadatna ng programang ito. Ako po'y muli nagpapasalamat na patuloy tayong nagkakaroon ng pagkakaisa na tayo po ay magkasama-sama, though physically tayo po'y hiwa-hiwalay, tayo po'y nagkakaisa sa ating mga puso, sa ating mga isip, na tayo po ay sama-samang magbibigay ng pagsamba sa ating Panginoon. So ngayon po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Magpapasimula na po tayo. Subalit, hingin po muli natin ang patnubay ng ating Panginoon sa ating gagawing pag-aaral. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli pong inagpapasalamat sa iyong pinagkalob na panahon at pagkakataon. At narito, muli po kaming lalapit sa iyong banal na luklukan at ang amin pong sumamo o pakiusap na kami po ay patuloy niyong tanggapin, hindi dahil sa amin, kundi alang-alang sa katwiran ng aming Panginoong Kristo. At patuloy na pangunahan sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang aming kaisipan upang aming matuklasan ang mga katotohanan ng nais niyong aming maliwanagan. Maraming salamat po sa kasiguruhan ng aming mga pagsusumamot, kahilingan ay inyong pinakinggan sapagkat hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng Panginoong Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, puri ng Panginoon, umabot na naman po tayo sa sandaling ito na tayo po'y muling magkakasama-sama sa ating gagawing pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ang series po natin pinag-aaralan sa mga regular classmates na po natin ay wala iba kundi ang ating Sabbath School lesson. Ha? Again, last week na ng first quarter natin. Ano? So matatapos ng ating pag-aaral this week about the Book of Isaiah at ilipat na po tayo sa panibagong quarter na ang pamagat naman po ay the promise, it's all about God's everlasting covenant o yung walang hanggang pakikipagtipan ng Diyos. Ano po? So ngayon ay pumunta na tayo dito sa ating paksang pagsasalusaluhan para sa araw na ito. Divine Magnet. Ano po? Divine Magnet. Pakibasa na lang po mga kapatid, ano? Hindi ko na babasahin ngayon dito lahat kasi mahaba-haba. Isaiah chapter 66 verse 1 to 19. Ano po? Para hindi masyadong humaba yung oras natin ay pakibasa nyo na lang po ang mga talatang nabanggit. May mga ilang talata tayong babasahin pero hindi na ho natin lalahatin. Ano po? So, Isaiah chapter 66 verses 1 to 19. At ang sabi dito mga kapatid, keeping in mind the time in which Isaiah wrote, ilagay po daw natin sa ating mga kaisipan sa panahon na isinusulat ni Isaiah itong mga pananalitang ito. What is the basic message he is giving here? Ito po yung pinakapangunahing, pinakapusong kaisipan ng kanyang ibinibigay na kanyang ibinibigay sa kanyang mga kababayan. No? So, ayon po dyan sa mga talatang nabanggit. Isaiah chapter 66, 1 to 19. Bueno, sa pagpapaliwanag, ano po, ang sabi dito, through the prophet, pamagitan po ng Propeta Isaiah, God reiterates the appeal and warning that permeates the book. Sabihin, dito po sa pamagitan ni Propeta Isaiah, ay patuloy niyang inuulit-ulit, alin po, ang panawagan o ang pakiusap ng Diyos at kanyang babala na makikita po natin kalat ito, ano ho, kalat ito sa buong aklat ni Isaiah. Alin po? Yung pakiusap, babala, na paulit-ulit na binabanggit ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Ano ho? At sa pagpapatuloy sabi dito, God will save and restore the humble. Again, ando po. Bagamat, pinahintulot niya na po dahil sa katigasan nga ng kanilang mga ulo, pinahintulutan niya na makaranas sila ng hindi magandang karanasan, katulad nga po ng pagpapabihag sa kanila sa ibang bansa. Pero ano po ang sabi? Kanya pong ano po, ipapanauli ang mga mapagpakumbaba, ha? At ang sabi dito, and who tremble at His word. Yung mga taong ano po, yung mga taong nagpapakumbaba, ay kanyang ano po, ay kanyang ipapanauli. At yung ding mga taong ano po, may takot sa kanyang ano po, may takot sa kanyang salita. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At yan po yung mababasa sa Isaiah chapter 66 verses 2 and 5. Again, pakibasa na lang po ulit Isaiah 66 verses 1 to 19 dahil yun po ang focus ng ating pag-aaral sa gabing ito.
Okay? In Isaiah chapter 40 verse 1, He will comfort them. Ano pong sinasabi? Sa Isaiah chapter 40 verse 1, yung mga magpapakumbaba, yung magbabalik loob, yung magsisisi ng kasalanan, ayun na po, bibigyan ng Panginoon ng ano? Ng kaaliwan. Bibigyan ng Diyos ng kapanatagan. Ha? Oh, at ang sabi dito, ganun din ang sinasabi sa Isaiah 66 verse 13. But, He will destroy those who rebel against Him. Punin natin yung contrast, ano? Yung magpapakababa, magsisisi, matatakot o makikinig sa salita ng Diyos o sa ibang pakahulugan ay mayroong respeto sa salita ng Diyos ay kanyang ano po, ililigtas, ipapanauli. Pero yung mga patuloy na magiging rebelde, patuloy na ano po, lumalaban no? Sa ating Panginoon, sila'y ano-ano gagawin ng Panginoon sa kanila? God will destroy them o pupuksain sila ha? Ng ano po? Ng Panginoon. Kaya nakita po natin yung contrast ano po throughout the book ng Book of Isaiah ay ano po? Yung magpapakababa, magsisisi ay ililigtas, ipapanauli ng Panginoon. Subalit yung patuloy na ano po? Magiging stubborn. Ha? At walang balak ano po magsisi sila ano? Pupuksain ng ating Panginoon. At sabi dito, this include sino-sino yung mapupuksain? The hypocrites of ritual. Whose sacrifices he rejects. Alin daw po? Ang mga tao nag-ano rin naman? Nagsasakripisyo. Nagbibigay din naman ng kumbaga eh mga alay sa Panginoon. Pero may kasamang ano po? May kasamang kaipokritohan. Naalala po natin, sa chapter 1 pa lang ng Isaiah, ganun din po ang damdamin ng Panginoon, di ba? Hindi na siya natutuwa sa mga ano, hindi na siya natutuwa sa mga kapistahan, sa mga paghahandog na ginagawa ng mga Hudyo. Hindi na po siya ano, hindi na po siya natutuwa kasi naghahandog nga sila, pero wala namang ano po, wala namang silang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Ganun din naman sa Isaiah chapter 58, nabasa po muli natin, ng pag-aayon ng Panginoon ay na gusto ng Panginoon ay yung pagmalasakitan yung mga taong ano po, yung mga taong naghihirap, lalong-lalo yung mga balo, yung mga nagugutom, yung mga walang matuluyan, eh sabi ng Panginoon, mas katanggap-tanggap na ayuno para sa akin yung mga ganong ano po, yung mga tinatawag nating practical godliness. Ha? At dito inuulit na naman, nagsasakripisyo nga kayo, pero mga ipokrito naman kayo. Ha, mga kapatid? Kaya kung may makukuha tayong ano po, kung may makukuha tayong isang napaka kumbaga litaw na prinsipyo throughout the book of Prophet Isaiah when it comes sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Again, no, mga kapatid, mahalaga yung mga religious rituals, yung mga sistema kung papaano tayo mananambahan sa Panginoon. Pero huwag din nating kalilimutan alin, huwag din nating kalilimutan yung mga practical godliness na kaalinsabay ha ng pagsasagawa ng ating mga religious ano po religious practices o religious rituals ano po. Again, maganda yung sa atin ngayon i-apply na natin ano, maganda yung nagpupunta ka sa midweek nung wala pang anuhan, nung wala pang COVID, eh ngayon napigilan na naman. So anyways, walang masama na ikaw ay nasa simbahan tuwing Vesper, tuwing Sabado. Maaga kang pumunta. Walang masama dun. Nakiki-involve ka sa mga programs ng church, sa bayanihan, sa crusade, at halos sa lahat ng ano, sa lahat ng activities ng church nakikiisa ka. Ang kapatid, no? Pero yung pabayaan natin yung ibang bagay, katulad ng ano po, paggawa ng katarungan, pagkakaroon ng awa sa ating kapwa. Eh, hindi lang kapatiran ito, lahat ito, basta sa tao ito. It doesn't follow na kapwa lang natin, mga kapatiran lang natin sa pananampalataya. Kahit sino yan, basta nakita mo na karapat dapat tulungan at meron kang magagawa, sisingiling ka ng Panginoon pag hindi mo, ano, hindi mo ginawa yan. So magiging baliwala eh. Magiging baliwala yung mga rituals na ginagawa mo, mga sistema na ginagawa mo sa pagsamba sa Panginoon, kung hindi ano po, kung hindi natin sasamahan ng tinatawag na mga practical godliness na tinatawag. So,
tinatawag ng Panginoon yung mga ganun na ipokrito. Ha? Ito, inulit na naman, kaipokrituhan. Okay? So, sa New Testament, yun din, di ba? Yun din ang sinabi ng ating Pinso Kristo sa mga eskriba at mga pariseyo. Mga ipokrito kayo kasi nagbibigay kayo ng ano? Nagbibigay kayo ng ikapo, ultimong sa kaliit-liitang dahon ng yerba buena, binibigyan nyo ng tithes. Pero, kinakalimutan nyo yung mahalaga, o lalong mahalaga, na bahagi ng kautusan. Ha, mga kapatid? Yun din ang sinabi ng Panginoon, di ba? Malamang alam nyo na to, oh, kahit nagsasawa na kayo, ulitin lang natin para makita natin na ang prinsipyo mula noon hanggang ngayon ay parehas po, ha? Parehas ang prinsipyo na ating makikita rito. Ang sabi po sa 23:23, kahabag-habag kayo sa iba, ipokrito kayo. You hypocrites, ha? Sabi ng ating Peso Kristo. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunyari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliliit na halaman tulad ng yerba buena, roda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo ng kautusan tulad ng ano? Katarungan, pagkahabag, at katapatan. Tingnan nyo. So mga kapatid, again, mahalaga alin po? Mahalaga yung mga rituals, yung mga sinasagawa nating activity sa pagsamba sa Panginoon, yung sistema, pero wag po nating kalilimutan alin ang practical godliness. Otherwise, eh, matutulad lang tayo sa sinabihan ng Diyos na hindi ako natutuwa sa inyong ginagawang mga sistema o kaparaanan ng pagsamba sa akin. Kasi hindi natin ano po, hindi natin sinasamahan ng practical godliness. Ayan ha, sa tansabi dito, ah, sa pagpapatuloy, ah, as well as those who hate and reject his faithful ones. O ayan, naano rin po siya, no? Paparusahan niya, talagang i-destroy niya. Ah, yung mga taong ano po, nagagalit, namumuhi sa kanyang ano po, sa mga nagtatapat sa kanya. Oh, yan ha. Kaya yung mga taong nagagalit, halimbawa, alam niyo naman nagtatapat kayo sa Panginoon, tapos eh mismong kapatiran pini-persecute kayo. Eh huwag na kayong mag-alala. Time welcome mga kapatid, time welcome. Kaya na pag-aralan natin nakaraang linggo, basta huwag tayong gagante. Kasi darating ang tamang panahon na Diyos ang maghihigante para sa atin. Ano ho? Pasasaan ba? Igagante rin po kayo. Igagante rin po ako ng Panginoon. Ha? Mga kapatid. Sabi nga, i-destroy po sila. Wawasakin po sila. Sabi dito, they also include those who practice pagan abominations. Oh, such as those who practice at the temple in Jerusalem. Nandyan din po yan sa Ezekiel chapter 8 verse 7 to 12. So lampasan na po natin yan. Ito pong panghuling katanungan na atin pong pagbubulay-bulayan bago yung atin pong katanungan sasagutin mamaya. Ayan sabi dito, how does God serve as a magnet to draw the nations to himself? Ano daw po ba ang gagawin ng Panginoon upang ano po upang kanyang palapitin ang mga tao sa kanya? Isaiah chapter 66 verse 18 and 19. Ayun, babasahin po natin kasi dalawang talata lang po ang binabanggit, ito pong babasahin natin. Isaiah chapter 66 verses 18 and 19. Ito po, nalalaman ko ang kanilang iniisip at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa, tang mga taong iba't iba ang salita, kapag sila'y nagkakasama, makikita nila ang mga magagawa ng aking kapangyarihan. Malalaman din nilang ako'y nagpaparusa sa kanila, ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, Libya at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan at mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng mga bansa kung gaano ako kadakila. So ayan mga kapatid, paano daw palalapitin ng Panginoon ang lahat ng tao sa kanya o yung mga tao sa kanya? Ang sabi dito mga kapatid, ha? Pakinggan na lang natin pagpapaliwanag ng ating lesson. Following the destruction of his enemies, pagkatapos ng ano po, kanyang pagpuksa sa kanyang mga kaaway, God reveals his glory so that he became a magnet to draw people to Jerusalem. No po, matapos niyang puksain ang kanyang mga kaaway, kanyang ipapahayag alin ang kanyang kaluwalhatian
upang ang kanyang ano po, upang siyang maging sanhi na kung saan alin po, kung saan ang mga tao o ang mga bansa ay ano po, ay lalapit sa kanya. Saan daw po? Sa Jerusalem. At ikumpara din po yung sinasabi ng Isaiah chapter 2 verses 2 to 4. Again, Isaiah chapter 2 verses 2 to 4. Ito, he sets a sign among them. Naglagay po siya ng ano? Ng tanda sa kanilang kalagitnaan. Tayo dito, oh, which is not specified. Hindi naman sinabi kung ano yung sign na ibibigay doon sa kanyang bayan. Ano? Pero ang sabi dito, but apparently refers to the sign last mentioned by Isaiah. Ito'y tumutukoy saan? Doon sa tanda na huling binanggit nino po, na huling binanggit ni Propeta Isaiah. God gives His people joy and peace and restores their land. Isaiah 55, 12, and 13. Ibibigay ng Panginoon po, kaligayahan, kapayapaan, at ipapanauli-alin ang kanilang lupain. And when He reveals His glory by restoring His people after destruction, this is a sign of His restored favor, just as He gave Noah the sign of the rainbow after the flood. So dito mga kapatid, ano ho? Ito yung mga binabanggit na ano po, na palatandaan. Ha? Kanyang ipapahayagalin ang kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng ano po, ng pagpapanauli niya ng kanyang ano po, ng kanyang bayan. Katulad ng ano po? Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Oh, nung pugnawin niya yung mundo, gunawin niya sa pamagitan ng tubig, naglagay ng sign o tanda sino? Si ang ating Panginoon, si Yahweh, ng tanda na hindi na niya muling gugunawin ang sanlibutan sa pamagitan ng tubig. At alam ko pong alam niyo kung ano yung tanda na yon. Yun po yung rainbow o bahag hari. Ano po? So, yan po ang pagpapaliwanag ng ating lesson sa ngayon. Pero ito pong pagbubulay-bulayan nating kumbaga eh katanungan na sukat dito tayo dapat magtuon ng pansin. Yung nasa Isaiah chapter 66 verse 5, ang sabi dito mga kapatid, basahin nga uli lang natin ano ha, para bago natin pagbulay-bulayan, alam nyo po yung sinasabi ng talata. Isaiah chapter 66 verse 5. Makinig po tayo maigi kasi introduction pa lang. Ang sabi diyan, pakinggan ninyo si Yahweh. Kaya makinig po tayo, no? Pakinggan ninyo si Yahweh. Kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita. Daw, makinig yung mga taong natatakot at sumusunod sa kanyang mga salita. Okay? At ang sabi dito, oh, kinamumuhian at itataboy kayo ng inyong sariling kababayan. Nang dahil sa akin at sinabi pa nila, ipakita ni Yahweh ang kanyang kadakilaan at iligtas niya kayo para makita namin kayong natutuwa. Ngunit mapapahiya sila sa kanilang sarili. So dito po mga kapatid, yung unang bahagi, ang sabi dito, pakingganin niyo si Yahweh, kayong natatakot at sumusunod sa kanyang salita. Tandaan niyo po yun ha, kasi yan ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. Pakingganin niyo si Yahweh, kayong mga natatakot at sumusunod sa kanyang mga salita. Kayo po ba mga kapatid ay natatakot at sumusunod sa kanyang mga salita? By the way, nung mga nakaraang pag-aaral, pinag-aralan natin po yung meaning ng Hebrew word na matakot o takot. Na hindi pala yun yung parang natatakot tayo dahil may multo, natatakot tayo na baka tayo masaktan at tayo papaluin, kundi yung kaisipan na natatakot may kinalaman saan? May kinalaman sa pagmamahal at respeto. Di po ba? Ganun naman ang isang anak na talagang may respeto at nagmamahal sa kanyang magulang, ha? Hindi niya lang ito pinapakita sa pamagitan ng kanyang ano, pagmano, pag sa doyon ay isa ring external sign, pagmano respeto 'yan. Pag sagot ng opo at po, respeto 'yan. Pero higit sa lahat, mga kapatid, ang isang anak na may respeto sa magulang, kahit hindi napapakinggan ang boses ng kanyang magulang, literally, baon-baon niya alin, baon-baon niya sa kanyang isip, sa kanyang puso, ang mga ipinapangaral sa kanya ng kanyang magulang. Tama po ba mga kapatid? Po ba? Na kahit wala doon, hindi sila binabantayan. Walang physical na, kumbaga ay, pagkikita.
o attachment yung anak sa magulang. Kasi kadalasan nga eh, magkahiwalay naman, lalong-lalo na kung nagmamature na rin yung mga bata, di po ba? Mas madalas na hiwalay na sa atin. Pero yung mga batang merong takot o may respeto sa magulang, yung ipinagbibili ng kanilang mga magulang ay talagang kahit hindi nila kaharap ang kanilang magulang, eh dahil meron silang respeto, ay gagawin nila yun. Alam niyo, isa po sa ano ha, isa po sa kabilin-bilinan ko sa mga anak kong apat, babae, tatlo, isa ang lalaki. Kabilin-bilinan ko, mapababae, mapalalaki. Habang kayo'y nag-aaral, mula elementary yan hanggang college, habang kayo nag-aaral, wala muna sa inyong magbo-boyfriend, wala muna mag-girlfriend. At sa awa naman po ng Diyos, sa awa naman po ng Diyos, nauna na yung tatlo, eh totoo naman pong wala namang ano po, wala muna silang isinamang extracurricular activities when it comes to pakikipag-sweetheart nung sila'y nag-aaral. Kasi alam nilang talagang hindi ako matutuwa. Tama kapatid? Merong umaali-aligid, syempre hindi maiwasan yun, pero yung makikipag-commit sila, hindi po nila ginawa. Kasi alam nilang hindi ako matutuwa. So alam kong nakita nyo ang punto na aking nais na ipahatid. So yung pagkatakot, oh, na sinasabi dito ay hindi yung takot na nanginginig ka baka masak, hindi yung meron kang respeto. Kuma, meron kang respeto. Kasi mahal mo ang Panginoon eh. Kaya nga sabi dito sa atin, what does it mean to tremble? Nga, tayo nanginig, matakot at His word sa kanyang mga salita. O di ba yung mga batang may respeto sa magulang, talagang naaalala nila yung salita. Which means, naaalala nila yung mga pangaral ng kanilang mga magulang. Why does the Lord, sabi ito, want us to tremble at His word? Bakit daw, ano po, bakit daw, sinasabi, o lisin natin yung daw ha, bakit sinasabi ng talatang ito, na pakinggan ninyo si Yahweh at kayong natatakot at sumunod sa kanyang salita. Ha, mga kapatid? O, bakit kinakailangan natin, ano po, minig sa kanya o matakot sa kanyang salita? If you don't tremble, what might that say about the condition of your heart? Kung wala daw po tayong pagkatakot, alisin ko nga yung daw, ba't ba nasasanay ako, no? Kasi sure naman eh. Kung wala tayong ano, kung wala tayong pagkatakot sa salita ng Diyos, ano ang sinasaad nito patungkol sa kondisyon o kalagayan ng iyong puso? Ha? Madaling salita, kung wala tayong takot, malamang, kung wala na tayong respeto, wala na tayong nararamdamang, kumbaga, takot o yung respeto, pagmamahal, pagpapahalaga, sa salita ng Diyos, malamang sa malamang, nilayasan ka na ng banal na espiritu. Kasi wala ka ng ano eh. Wala ka ng takot. Sa madaling salita, ano? Manhid ka na, mga kapatid. Ha, mga kaibigan. Manhid ka na. Kaya, muli, mga kapatid, hindi ko sinasabing gawin nyo, pero madalas kahit sa sermon ko, sinasabi ko nga. Di baling sa sinasabi ko, eh, magalit kayo o matuwa kayo kaysa wala kayong maramdaman. Kasi may mga tao, di ba, na parang wala lang. O ba? Mas maigi na yung nagalit sa pagkatapos ng mag-sermon o kaya na may natuwa, mataas ka mag-sermon. Kasi, either natuwa o nagalit, ibig sabihin, yung mga taong yun ay talagang may pag-asa. Ha, mga kapatid? Bakit? Hindi sila manhid eh. Yung natuwa, alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, may mga tao na kahit tinatamaan sila, natutuwa eh. Natutuwa lang mga kapatid. One time, ako'y nag-sermon po dyan sa Paranaque, kaila Brother Jerry Sevilla. Pagkatapos kong mag-sermon, may kumamay sa aking babae. Sabagay, close din po sa akin yun. Naging close sa akin yun later. Pero pagkamay niya sa akin, sabay, beso-beso. Eh, syempre, wala namang mali siya. Beso-beso. Talaga sabi niya sa akin, alam mo, Brother Richard, sa totoo lang, tinamaan ako ng sermon mo, ramdam ko talaga, ako talaga yun, do hindi ko naman siya pinatatamaan, generic naman yung ano, ramdam ko yung sermon mo, tinamaan ako ng sermon mo, pero sabi niya, pero alam mo, Brother Richard, kahit tinamaan ako, hindi ako galit sa'yo. O, may mga tao naman talaga na kahit tinatamaan, nare-realize, ha, maganda, na sila mismo, alam nila na sila ang tinatamaan kasi nare-realize nila kung dapat sila magbago o hindi kaysa naman doon sa mga taong wala na lang. Ha? Wala na lang. Kaya alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, nasigway tayo ng konti but in connection. No?
sa ating ano, minsan nga eh, madalas natin, lalong-lalo na hindi pa tayo pinagbabawalan na magsimba, no? Sa totoo lang, kapatid, pasensya na po kayo. No? Ako po ay mixed emotion sa mga kapatid na nakikita ko na pagdating sa simbahan, sa halip na mag-focus sa, hawakan cellphone. Mabuti sana kung cellphone ang okay na sa atin, hawakan cellphone, Bible ang binabasa, o kaya SDA hymnal, o kaya naman ay Sabbath school lesson, kasi pwede nang i-ano natin dito sa application. Yung problema sa simbahan, pati hanggang simbahan, walang pakialam sa nagsasalita, eh, Facebook ng Facebook, kung ano nung ganyan, di ba? Na minsan, sa totoo lang mga kapatid, ako po'y mixed emotions, naiinis at naaawa ako sa kalagay ng mga ganong kapatid. Pero anyway, hindi natin sila hinahatulan. Ha mga kapatid, anyway, hindi natin sila hinahatulan. Di po ba? Oh. So, bakit nga ba dapat nating respetuhin ang salita ng Diyos? Alam niyo kung di natin respetuhin ang salita ng Diyos, eh kanino ba ang salita ito? Sa Diyos. So, ibig sabihin, pag di natin narespeto yung salita ng Diyos, tantamount na hindi natin narespeto yung may-ari ng salita. Tama po ba mga kapatid? Ha? Katulad ng inyong mga anak, pag hindi sinunod ng inyong mga anak ang inyong utos, tantamount na kayo ang sinunod, hindi yung utos nyo talaga. Technically, ha? Kayo nag-utos eh. Kumbaga, pag hindi nila sinunod ang inyong utos, yung iyong sinabi, yung salitang lumabas sa iyong bibig, tantamount na ikaw ang kanilang binastos. Tama po ba mga kapatid? Nakukuha niyo po ba? Alam ko, nagigets niyo yung relasyon, di po ba? Oh. Kapag hindi tayo sa ganung kaisipan din, kapag hindi natin irespeto, kapag di natin ginalang ang salita ng Diyos, ano, labas natin? Eh di mga, wala tayong respeto. Hindi lang doon sa salita, kundi mismong doon sa nagmamay-ari ng salita. So mga kapatid, isang uri ng ano po? Isang uri ng kabastusan, isang uri ng kahangalan, isang uri ng pagiging stubborn, ha? O pang mapagmalaki, o masabi nating, masabi pa nating pagmamayabang, na hindi natin ano po, hindi natin igagalang at babalibalain natin alin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin. Tayo mga kapatid, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero ang buhay natin ay nakapattern dito po. Di po ba? Dito nakapattern ang ating buhay. Tama po ba mga kapatid? Oh? Kaya alinmang salita dito na alam nating dapat nating gawin at hindi, eh, yan ang magpapatunay kung nirerespeto o binabastos natin ang ating Panginoon. Ha? Mga kapatid. Kaya nga, again, yung sinasabi ng ating pagbubulay-bulayang katanungan ngayon, ha? Mga kapatid. What does it mean to tremble at His word? Ang ibig sabihin na tayo manginig o matakot sa kanyang ano, sa kanyang salita. Ibig lang sabihin, mga kapatid, biglang sabihin, tayo po'y romespeto. Tayo po'y magbigay galang. Tayo po ay magmahal sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi, uulitin ko po, pag hindi natin respeto ang kanyang mga salita, ang ibig lang sabihin nun, ang Diyos derechahan natin, derechahan ang Diyos ang ating hindi nire-respeto. Ha, mga kapatid? Oh, again, sa mga magulang na katulad ko, malamang sa malamang, feel nyo ako. Tama, mga kapatid? Feel nyo ako. Pag hindi sinusunod, huli na lang ha, pag hindi sinusunod ng inyong mga anak, ang inyong mga sinabi, nasasaktan ka o hindi? Sige nga po, yung mga magulang dyan, naranasan nyo na bang hindi sundin ang inyong mga anak ang inyong sinasabi? Ano nararamdaman nyo? Natutuwa kayo o hindi? Ha? At kapag hindi sinunod ng inyong mga anak ang inyong mga sinasabi, anong ibig sabihin nun? Ha, mga kapatid? Anong ibig sabihin nun? Ha? Oh. Alam na. Alam kong alam nyo na kung anong ibig sabihin.
Ha, mga kapatid? Alam kong alam nyo na kung ibig sabihin kapag ang ating mga anak ay hindi sinusunod ang ating mga salita. At wala akong alam na magulang, ha? Eto ho, wala akong alam na magulang na kung kailan hindi sinusunod ng kanilang anak ang kanilang mga utos ay doon tuwan-tuwa. Diba? Ang kapatid, diba? Aminin nyo. Diba nakakalungkot na kapag ang ating mga sinasabi ay hindi sinusunod ng ating mga anak? Kaya kung nararamdaman natin yan, ibalik natin ngayon ang ating kaisipan sa ating relasyon sa Diyos. Bakit mahalaga na tayo, ayan, may sumasagot, nagagalit po. Tama lang, syempre. Sabi ni Mama Mira Castillo, tama lang, normal talaga yun. Nagagalit tayo kasi pagpapakita yun ng ano po, pagpapakita yun ng kawalan ng respeto sa atin. Sabi ni Ate Joylyn Milarpes, masakit po, Brother Richard. Tama, normal yung nararamdaman nyo. Kaya ngayon, sa mga sagot nyo yan, alam nyo po ngayon kung ano nararamdaman ng Panginoon. Po ba, Ate Joylyn, Ate San Marites? Ganun eh. Oh. Ha? Oh. May Mama Mira pala. Oh. Ganun po, mga kapatid. Okay? Oh. So, kaya ngayon, mga kapatid, sabi ni Sister Helen Okululat, sarap paluin ng mga batang matigas ang ulo, kaso mahirap nang magpalo ngayon kasi ikaw pa. Oh, speaking of, huwag natin pag-usapan kung papaluin natin o hindi. Yun lang nararamdaman ng isang magulang. Doon tayo sa anong nararamdaman natin bilang magulang kapag sinusuway ng ating mga anak yung ating mga sinasabi. Manalulungkot tayo kasi feeling natin hindi tayo nare-respeto. Oh, nararamdaman natin na tila hindi tayo mahal ng ating mga anak. Kasi kung mahal nila tayo, bakit nila hindi irerespeto? Ba't nila hindi susundin yung ating mga sinasabi? So ngayon, ibalik natin yun. Yun pong nais kung pagbulay-bulayan. Ibalik natin ngayon yun sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga, may tagubilin po ang Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaiah na atin pong ano, na atin pong irespeto. Matakot tayo, igalang natin alin ang kanyang mga salita. Dahil pag di natin ginalang yung kanyang mga salita, tantamount na ang di natin ginagalang yung may-ari ng salita, which is ang Panginoon. Tandaan, tandaan mga kapatid, hindi po ito pananakot, ano ho? Throughout the book of Prophet Isaiah, sa buong libro halos ni Propeta Isaiah, inuulit-ulit na ano po, ang Diyos isisave, ililigtas yung alin po, yung mga nagpapakababa, nagbabalik loob. Tandaan nyo po, kahit nagkasala, basta nagpakababa, magbabalik loob, patatawarin ng Panginoon. Yun din naman ang nasa 1 John 1:9. Di po ba, alam na po natin yan. Kung tayo'y ipapahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos, ay tapat at banal na tayo kanyang patatawarin at di lang tayo patatawarin, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. At sa 1 John chapter 2 verse 1, sinulatan ng Apostol Juan ang mga Kristiyano upang kayo'y magkasala. Sabi niya, mga anak, sinusulatan ko kayo upang huwag kayo magkasala. Pero kung kayo magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Diyos o sa Ama, si Kristo ang matuwid. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw yan. Ano po? Na talagang ready-ready ang Panginoon na tanggapin tayo anytime, anytime na tayo po ay makagawa ng kasalanan. Ha? Huhugasan tayo sa lahat ng ating kalikuan. But, alalahanin din po natin mga kapatid, ano po, na sa tuwing nalalabag natin, mga kapatid, ang kanyang kautusan, talagang nalulungkot ang Panginoon. At time will come, sana hindi tayo abutan, ano mo, doon sa panahon na tayo ay patuloy na nagkakasala, ma-caught in the act tayo. Doon tayo ma-actuhan. Doon tayo maabutan. Kumbaga, ng huling pagkakataon sa ating buhay. Wag naman. So kaya, habang maaga, muling pinapaalala, katulad sinasabi ng ating lesson, na tayo'y magbalik loob sa Panginoon. Matuto tayong ano po? Irespeto. Igalang ang kanyang salita. Kasi, kung ang Diyos ay ready na ano po, ready na magpatawad, kahit sa mga taong nagkasala, basta humingi ng tawad. Pero tandaan ang sinasabi rin po ng ating leksyon, darating din ang panahon na ang Diyos ay kanyang pupuksain din alin yung mga taong hindi nagsisi at patuloy na naging hambog o stubborn sa kanyang panawagan. Ha, mga kapatid? Kaya, ayan, irespeto,
igalang ang salita ng Panginoon bilang pagpapatunay na ginagalang natin, minamahal natin, nirerespeto natin ang may-ari ng salita. Walang iba, kundi ang Diyos na ating nakilala at ngayon ay natutuhunan ng mahalin at minamahal na rin nating paglingkuran. Ayan, maraming maraming salamat mga kapatid. Divine Magnet. At again, pakireview na lang Isaiah chapter 66 verses 1 to 19. And I hope and pray na tayo po ay muling natuto hindi lang ng kasaysayan kundi higit sa lahat ng prinsipyo ng ating pinag-aralan kung ano ang mga dapat nating isakabuhayan habang tayo'y naglilingkod at of course, naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. O ayan, pansamantala, muli tayong magtatapos. Oh. At of course, ay akin pong pinapasalamatan lahat. Umabot po tayo kanina ng almost 130. Umabot po tayo ng 128 to be exact sa aking nakita. Ngayon po ay nasa 121 po tayo. So abang marami pa po, makikiusap po muli ako. Sa mga hindi pa po nakaka-follow, pakipollow po ang ating Facebook page Paglapit kay Kristo. At inyo rin pong i-like. Oh, pakipollow and like at kung maaari i-share. Maraming salamat po, hindi naman kalabisan. At sa mga gusto naman sa YouTube, ay nandiyan po ang ating YouTube channel, Paglapit kay Kristo. Paki-subscribe naman po sa mga hindi mga marunong mag-subscribe katulad ko. Patulong po kayo sa marunong. At paki-hit po ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating ginagawang videos. Dahil tanda nyo po, hindi na lang po Sabbath School Lesson sa mga hindi pa nakakalam. Hindi na lang po Sabbath School Lesson ang ating tinatalakay araw-araw. Meron na rin po tayong devotional tuwing umaga, alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas. At yan po ay mula Lunes hanggang Biyernes. Ang atin naman pong Sabbath School Lesson mula Linggo hanggang Biyernes kung walang mga kumbaga aberya sa ating schedule. Ano po? At sa ating iba pang ministry sa Panginoon. Ayan, muli maraming maraming salamat. At bago tayong lubusang mag-shout out ngayon, okay, ay may nais lang po muna ako, humingi naman ako ng pahintulot kasi I am one of the few privileged people who witness the marriage or the wedding ceremony of Aimee Matsumoto and Suzuki Yuto, okay, in Japan. Okay, so I witnessed their marriage via Zoom, okay, yesterday. Matsumoto Aimee is the daughter of Sister Annabel Matsumoto. And of course, his husband is an SDA pastor from Japan, Suzuki Yuto. So, Aimee and Suzuki, congratulations! I am looking forward for your many anniversaries to come. Okay, so happy, happy wedding day. Later, though this is a late congratulations to both of you, I hope that you will have many, many, many anniversaries to celebrate. Okay, not only here in earth, but also in new heaven and new earth. Again, so to Aimee Matsumoto and Suzuki Yuto, congratulations. So mga kapaglapit kay Kristo, can we give them, of course, a round of applause? Though they will not hear us, but at least from our hearts and minds, we congratulate them. Okay, so maraming maraming salamat, Sister Annabel Matsumoto, congratulations. You have a lovely and beautiful daughter. And of course, you have now a handsome, okay, and also a godly son-in-law in the person of Suzuki Yuto. Again, congratulations to both of you. Oh, ayan, medyo naloblad na tayo doon. Madami na namang English tayong lumabas. Nabawasan na naman yung stock na English natin yan. Mga kapatid, balik tayo sa normal. Balik sa normal. Eto na, batian na tayo. Batian na tayo mga kapatid. Shout out. Okay, shout out tayo ha mga kapatid. Sana makita ko po ang inyong mga comment. Ano po? So, sa mga aalis na, maraming salamat. Ano po? At sa mga mananatili, naku, super thank you po talaga sa inyo. Ha? Sa mga mananatili, samahan niyo po ako hanggang sa prayer. Ano ho? So, ho?
Sino-sino na itong makikita ko? Unahin natin ang watch party natin. Okay? So, watch party. Sino-sino po ito? Muna natin, ha? Basahan na lang ng mga pangalan. Ayan, si Sir Lucy Dungo de Guzman. Maraming maraming salamat po. Mila Rodriguez, Rodriguez Nepasena. Kuya Monching Canlas. Rowena Feliciano. Okay, Sister Belen Imperio Carwardin. Ako, ano to? Team Australia to. Bati na nga natin, oh. Sige, Team Australia. Andyan sila. Ate Marilu Babatid. Sister Gretchen Magbuanwa Abanyel. Tita Nonata Thompson, Tita Carmen Brown, I love you mga tita, sa keep safe kayo. At syempre, nandyan din si Brother Andy Andales, na isang Bicolanong katulad ko. Diyos marhay na kung ano man tabi na oras sa imutugang, ha? Diyos mabalos tabi, Brother Andy Andales. At of course, mawawala ba Sister Delma Baylor Rosario from Brisbane, Queensland, Australia? Maraming maraming salamat. At si Sir Carwardin ay alam ko si Sir Belen ay ito sa Perth, Australia. Ano po? Siyempre, meron tayong bagong ano ngayon. Sila Brother Cedric. Okay, Brother Cedric, maraming maraming salamat. At yung dalawang Santos na bago ko pong nakilala. Yung isa, Santos Family. At yung isa naman ay isang individual na Santos. Basta ayaw na magpangalan. Basta Santos Family at yung isang kapatid nating Santos. Maraming maraming salamat po sa inyo. At of course, mawawala rin ba ang ati Joylene at Kuya Norman Melarpes. Ha? Diyan naman po sila sa Melbourne, Australia. Kaya sa ating Team Australia, kasama po kayo si Sir Belen Imperio Carwardin. Maraming maraming salamat po sa inyo na may patuloy niyong maranasan ang pag-iingat, pagpapala at pagmamahal ng ating Panginoon. Ayan, maraming salamat po sa Team Australia. Sister Beth Panagsagan, maraming maraming salamat. Ha? Maraming salamat kapatid, patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Angelina Bautista Robes, maraming salamat. Si Brother Rodel Magno Amansik at of course si Mami Julie, mother ni Brother Rodel Magno Amansik at of course ang buong family. Sister Sally Soleta, Sister Sally, maraming maraming salamat po. Ganon din kay Ate Evelyn Miral Orillo, Sister Eloy Sabalino, Samuel Antonio, good evening po sa lahat. By the way, sa mga hindi pa mapupuyat, eto, sure ako, oh, nakita ko ngayon, may live po kami sa pag-aralan natin kasi nagpadala ng link. So sa mga hindi pa mapupuyat, lipat po kayo, live na live po tayo mamaya after ng ating prayer. Okay, so, at malamang nag-uumpisa na, huwag niyo muna akong iwanan. Okay po. Oh, sino pa ito? Si Samuel Antonio, maraming salamat po. Si Tugang na si Dino Jeruel, maraming maraming salamat. Sister Del Liwanag, maraming salamat din po. Sister Neng Beltran, maraming maraming salamat din po sa inyo. At ayan nga po, ang mother ng bride kahapon, napakagandang bride, okay, ay si Sister Annabel Matsumoto. Ito, Team Japan tayo. Sige, Team Japan, unahin natin ang Tokyo kasi taga roon to si Sister Annabel Matsumoto. Nandyan po si kasama niya Sister Teresa Toyama, Sister Eme Perez Yamano, Christina Tinay Masi, ang aking magandang kumari Crisanta de Vera, Tita Emma at Tito Eli Balisteros. Ah, diyan po 'yan sa ano, ha? Diyan po 'yan sa Tokyo. Isama na rin po natin si Ate Joylyn bagong ano ko, bagong natagpo ang Ate Joylyn Kitahara, diyan naman po sa Saitama at sa Japan pa rin, di naman yata naglalayo sa Tokyo 'yan. At sa Chiba naman, upper part ng unahan pa ng Tokyo, ay nandyan po sila Sister Sherry Kanya, kanyang maganda rin kapatid, Sister Girlie Otsoka, magaganda lahat naman ito, sila Ate Lynette Kasuya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters. Bakit puro babae na babati ko? Kasi halos puro babae ang nag-asikaso sa amin doon sa Japan, ano po? Okay, so baba tayo dito sa Kikugawa. Eto, halo-halo, babae at lalaki. Lalong-lalo na yung mga Tsujima. Alam niyo dyan, mga daming Tsujima dyan sa Kikugawa. Lalaki at babae ang mga yan sa panguna nila Brother Noel. Okay, at of course, ang bigla namin, instant inaanak namin, si Yaj. Maraming maraming salamat sa inyo dyan, ha? At ang lahat ng mga kapatira natin Bisaya. Eto, pamilya rin sa Karilya, mga Nakano. Okay, maraming salamat. At of course, pauhuli ba ang Team Nagoya Japan? Tita Grace Takagi. Ayan o, kitang-kita ko, nandyan pa. Tita Grace Takagi, Sir Susan Manderuman Garulakan at yung anak at manugang ni Tita Grace, si Brother Kenneth at si Sister Army Villesa. Isang malakasang kundanwan tomo! Arigato sa inyo! Sister Maririna nga pala, ha? Sister Maririna. Ayan, naalala ko si Sister Maririna. Eh, Team Japan yan. O, okay, so, Russell Jojo Hondenero. Okay?
So maraming salamat, Brother Russell Jojo Hondinero. Vargas Richard, nangyayari, di naman po sa akin yan eh. Natatawa lang kasi at least nalaman ko yung, sino, mali ko. Bakit tayo magagalit? Eh, ah, nangyayari sa'yo. Oo, totoo naman, nagkamali at nagkasala ako, di ayusin ang mali. Purihin ang Panginoon, kapatid. Tama? Enok Meba, mapagpalang gabi rin sa'yo, kapatid. Kay frustrated kapag naging pasaway ang mga anak. Tama? Yan din ang nararamdaman ng ating Panginoon kung susuwayin po natin ang kanyang mga utos, kapatid, dahil mga anak tayo. Tama. Yan na po. Alright, salamat. Correct, Brad Richards, ay masakit sa atin kung hindi sila sumusunod. Watching from Negros Occidental, Brother Samuel Marfil. Ano po? Ate B. Rosales, nakilang pamana ng magulang sa mga anak ang mailapit sila sa paanan ng Diyos. At gabay nila hanggang sa ngayon, malalaki, may pamilya na din, dalawa kong anak, at salamat sa Diyos na natili sila sa Panginoon. Salita ng Diyos ang pwede lang nating panghawakan sa panahon ngayon. Praise God, Ate B. Rosales. Ito nga, Papa Gerald at Mama Mira Castillo, kasama ng kanilang dalawang anak, si Grant Maverick at si Gerald Jr. dyan po sa Villases, Pangasinan. Okay? Maraming salamat po, Brother Richard, sa napakagandang mensahe. Sobrang nakaka-bless po ang aral ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Talagang purihin ang Panginoon. Galing po uli yan kay, hindi ko alam kasi yung sister ito o... Brother Enok Meba eh. May Enok kasing babae, may Enok ding lalaki. Kapatid na Enok, at sister po ba o brother? Pasensya no ha kung nasabi niyo na dati na nawala lang talaga. Emelda Torres Nukom, asking for prayer for the safety of my daughter na nag-move ng Vancouver. Okay, sandali lang po. Okay. Ano yan po ha? Okay. So next, si Sister ayan po. So, super welcome, sabi ni Sister Annabel, yung mother ng bride. Thank you very much, Brother Richard. Narinig ba nila, Sister Annabel? Super welcome po. Maraming salamat din po sa inyo. Okay, so, titingnan na po natin naman dito. Ayan ha, ayan. Okay, Nida Manalang, pasama sa prayer request. Halala. Ate Nida, naano ha, pasensya na. Nawala na yung iyong, kaya yan, natatabunan pag dito, yun ang problema, no? Ate Nida Manalang ha, paki-post ulit, paki-message ulit yung gusto nyo. Ruben Valentino, Brother Ruben, maraming salamat. Benjamin Omipig Ricadio. Kaya nga po mga kapatid, yun ang aking pinapakiusap, lalong-lalong sa ating mga regular classmate, na huwag nating ipa-plod ng pare-parehong message. Halimbawa, emoji, prayer, o heart. Kahit na isa, dalawa, please, tama na po yung kastingnan nyo po. O mabasahin ko pa sana yung prayer request, biglang may sumunod na message, kahit hindi plodded yung natatabunan na po yung iba pang natin, comment ng ating mga naklase, lalo na nga yung prayer request pan po. Yeah, Ate Nida, paano muli ha? Sana mabasa ko bago tayo mag-prayer. Okay, so si Brother Benjamin Omipeg Ricadio, maraming salamat. God bless po. God bless. Okay. Tugang na Faith Hope Love Rodriguez na Bicolana, Diyos marahin na bang gitabi, salamaton tabi, tugang na Faith Hope Love Rodriguez. Nani Padrikila Rabino, maraming salamat po. Sabi ni Sister Liana Sagusio de Cruz, Brother Richard, please pray for me. Ako naman ang may sakit. Nako, kayo naman. Nakaraan si Papa Jan at si, yung anak nyo. Hindi po. So, sino pa ito? Renato Chavez, maraming salamat. Sabi niya, nalulungkot. Tama. Okay. Amelia Aquino Gatdula, maraming salamat si Sir Amelia Gatdula. Maraming salamat. So, sino pa? Brother Alvin, Mascarinha Celestial Serra. Maraming salamat po sa iyo, Brother Alvin. Good evening, mga kapatid. Sabi ni, ito po, si Brother Techo Mangubat. Okay. Emily Mendoza Mojica, maraming salamat kapatid. Si Sir Vel Makadaig, akong teacher ka, huwag kang mamalo, baka matulpo ka pa.
Si Wilma. O, team ano to? Team Taiwan? Ay, dyan po sa ano yan. Kasama si Sir Yori Antonio Cañada. Okay, so sino pa ito? Jesse Flores. Maraming maraming salamat, sabi, malungkot, Brother Richard, lalo na kapag sasagutin, kapag sasabihan mo. Naku, oo nga, no? Okay. So, sino pa? Sino pa? Opelia Osero, maraming salamat. Yabs Dapitan, maraming salamat. Brother Ronnie Shador, maraming maraming salamat po. Si Sir Emily Talusan, maraming salamat po sa inyo. Sister Edna Sigal, dyan po sa Israel. Laila Tub, Sister Edna Sigal, maraming maraming salamat. Sister Sarah Pereira Porto, oh, yung kapatid natin, ha, mukhang gumanda ng schedule at nakakasama natin uli siya ng live. Keep safe ka dyan, kapatid na Sarah Pereira Porto, dyan sa Oman, Qatar. Okay. Richelle Pavila, maraming maraming salamat. Javier Jazz, maraming maraming salamat sa iyo, kapatid. Renen Ferranel Novicio, o Noni Novicio, tama, maraming salamat, Brother Renen Novicio. Sino pa to? Ang aking tita, Tita Grace na Agmalit, maraming maraming salamat sa iyo, Tita Grace, ha? Keep safe. Nancy Gallardo, watching from the Mam, Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo, Sister Nancy Gallardo. Sister Rudy Galiente, maraming salamat po. At Sister Eunice Tugay Tusi, maraming maraming salamat din po sa inyo. Yan, si Ate Mila Babida Garcia, maraming salamat sa iyo, Ate Mila Babida Garcia. Aha, sino pa to? Okay. Maricela Rivera, maraming salamat po. Ray Laureano, good evening. Magandang gabi rin po sa iyo. Loretta Mergal, maraming maraming salamat. At Sister Glory Camper, thank you sa pagpapaliwanag ng ating lesson po rin ng Panginoong Diyos. Maraming salamat din sa iyo, Sister Glory Camper. At sino pa ito? Okay, sa mga nag-congratulate sa anak ni Sister ano po, Annabel Matsumoto, maraming maraming salamat po sa inyo, ha. Angelina Tagabe, Melanie Sisante, maraming maraming salamat po sa inyo. At sino pa? Brother Jesse Flores, Ingelberto Lasay Vienes Jr., maraming salamat po sa inyo. At sino-sino pa? Okay. Omedeto, ano yun? Ang aking anak, Jonette Dale Thompson, Mopera, anak, I love you, keep safe kayo dyan ni Jobs, ha? Ingat-ingat kayo, love you, love you, love you. Ayan. So, sino pa? Renato Chavez, ayun na rin natin kanina po, no? Si Brother Jorge Agudo Barase, maraming maraming salamat, Brother Jorge. At sino pa ito? Kung ba ito? Okay, sino pa? Okay. Si Aaron Swartz, maraming pong salamat sa lesson, pasama po sa prayer ang asawa ko at anak ko. Dali lang, ha? Di nakakasama sa pagsimba. Sige po, sino pa? Munahar Lal Domingo, maraming salamat sa iyo, Brother Lal Domingo. Ignacio Hilado Jr., good, salamat, patuloy na pag-share sa salita ng Diyos. Puri ng Panginoon, Brother Ignacio Hilado. Salamat sa inyo, Sister Edna Sigal. Yes, Brother Richard, Laila Tub. Thank you so much po talaga. Okay, so sino pa? Gemma Siseritan Kibite, maraming salamat. Gilbert Balken, kuya kami po. Kuya, kami po. God bless po sa inyo. Pakisama po kami sa pray. Lang, ha? Okay. So, sino pa? Lang po. Salamat po sa mga nandyan pa rin, mga sasama sa atin. Si Sir Remy Salazar, kumusta ka na si Sir Remy Salazar, ha? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Brother JB Samuyan, maraming salamat. Okay, from Pangasinan, maraming maraming salamat. Kain daw, o sige, magpakabusog kayo, kapatid, ha? Thank you so much. Si Sir Rosemarilyn Raga, maraming salamat po sa inyo. Ayan,
Ben Bermejo, thanks sa pag... Tatay Ben at Nanay Lita, o sige, batiin po natin itong ano ha, mga hindi ko nakita pero alam ko na nanonood din sila at nagre-reply. Sa Amerika, Brother Peter Peter Villaruel, sa Amerika sila Brother Dexter Mark at Sister Christine Tamayo, sama ng kanilang dalawang baby, si Ezekiel at si Isaiah. Sila Brother Bong at Sister Christine Ikban. Of course, ang Ma'am Shineni at Papa Rick Dichoso. Si Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo na ayan nga po, ano po, sa Arkansas, ang aking ninang nani at ang aking ninong Silas Medinilla, at hindi mawawala ang aking Kuya Bert at Ate Pe. Alam na nila yung kahit di sila nagpapabigay ng apelyido. Well, diyan po yan sa Amerika. Of course, mga individual, sila Brother Mike Mindak, si Kuya Prox Hernandez. I hope na wala akong nakalimutan sa inyo dyan po sa ating team US of A. Sa Singapore, si Sir Annalie Pitalcorin Manipol, Sir Marcel Pascua, at sino nga itong isang tumatawag sa ating teacher palagi. Ano po? So, tatlo kayo dyan sa Singapore, ano po? At sa Germany, si Sir Edna Bacharo Villa, at sa Ireland, si Kuya John Merce, ano po? At yung team, ano natin, Team Paris, France, ay nandyan sila Sister Risa, nandyan si Sister Jess Jane, okay, at Sister Lucy, ayan po, at sila Brother Nelson Galang, sila Brother Boyet Savio, kapatid ni Tita Los Biminda Savio San Jose sa Amerika, at sa Team Milan Italy natin, ha, nandyan sila Cherry Bloom, ayan po, sila Ate Baby, piliin, nandyan, no, doon ko sila nakita, yung mga galang dyan nga, ano po, tapos, nakita ko rin mga kapatid dito naman sa team ano natin Rome, Italy, ay nandyan sila Sister Dorothy Vianes, asawa ng aking isa sa mga best friend din Brother Joel Vianes, sila Sister Mayta Rosa at si Brother Royce Prime, ha, yan yung mga tagapanood natin dyan sa team Rome, Italy. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensyan po, babawi po tayo sa susunod, ha. So ngayon tayo po ay pupunta na sa ating panalangin at hinihintay na rin po tayo ng ating pag-aralan natin. Mga kapatid, let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon. At narito ay amin pong patuloy na pinapasalamatan ang sama-samang paglilingkod na inyong ipinagkaloob. Sa amin pong sama-samang pag-aral na iyong banal na salita, naway patuloy naming nabigyan kayo ng kapurihan at ang mga aral na aming naliwanagan ay naway makita sa aming mga buhay. Panginoon, akin pong idinadalangin patuloy ang mga kapatid sa anumang dako kami ng mundo, pinahintulot mong manahan, manirahan na way gamitin kaming liwanag, gamitin kaming ilawan at asin ng sanlibutan ito. Gamitin kaming mabisang daluyan ng pagpapala para sa aming kapwa. At sa lahat mga kapatid na may mga karamdaman, inyo po nawang pagalingin sa pangangailangan ay patuloy niyo po kaming sapatan sa aming pangangailangan, o Panginoon. At ngayon ay akin pong idinadalangin ang mga taong lumapit sa palatuntunang ito upang ipanalangin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sister Arlene, o si Brother Arlene Lorepe, na siya po ay positive sa COVID, nawain niyo po siyang alalayan, Panginoon. Pagalingin po siya, recover niya, ay patuloy na gumaling, lumakas ang kanyang katawan, at siya po ay lalong magnais na kayo mapaglingkuran. Ang mother ni Sister Marites Hermosora na nakaranas din ng karamdaman COVID-19. Panginoon, marami na pong binibiktima nito. Subalit hindi po kami nawawalan ng pag-asa. Hindi po kami nanghihina sapagkat kayo ay makapangyarihan sa anumang salot na pwedeng dumating sa sanlibutan ito. Kami bilang inyong mga anak, bagamat hindi exempted, may patuloy lang din po namin kayong pagkatiwalaan. Pero, Panginoon, nagsusumamo kami, hindi po namin kayo inuutusan na itong mga nabanggit ng mga kapatid ay inyo pong alalayan. Ganon din po, inadalangin Sir Imelda Torres, ang kanyang anak na babae sa kanyang paglipat sa Vancouver sa Canada. Panginoon, naway sa kanyang paglipat doon, naway inyo po siyang ingatan ang inyong pagpapala, ang inyong proteksyon, higit sa lahat ang inyong pagmamahal, ang kanyang maranasan. At siya man po, saan mang dako mo siya, paintulutang manuluyan. Ngayon nga po sa Vancouver, naway, gamitin nyo rin po siyang kasangkapan
Gamitin niyo rin po siyang liwanag at daluyan ng pagpapala sa kanyang kapwa. Nadalayan ko si Sir Yana nila Cruz sa kanyang sakit. Panginoon, kaawaan po, hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. Nakaraan ang kanyang asawa at anak, ang kanyang hiningan ng panalangin. Ngayon naman ay siya, Panginoon, naway pagalingin mo ang buong pamilya na ito at ibigay din po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Si Brother Aaron Cruz, ang kanyang BP, ang kanyang anak, at asawa ay makasama niya sa pananambahan pagdating ng panahon, Panginoon. Ngayon ay maaring naihadlang pa, pero naway sa lalong madaling panahon, makasama niya ang kanyang buong pamilya sa paglilingkod sa inyo. Ingatan din po ang kanyang kalusugan. Si Brother Gilbert Balkin ay humihiling ng panalangin kung ano man ang kanyang kailangan, inyo po nawang tugunin, Panginoon. Si Ate Narsing Manalang sa kanyang pagpapasitiska, naway walang makitang malalang epekto sa kanyang katawan, kundi naway patuloy niyong pagalingin kung anuman ang mga sakit na nararamdaman. Panginoon, maaaring may mga hindi ako nabasa, subalit kayong higit na nakakaalam na may pagpalain, ingatan, ibigay ang pangangailangan, at pagalingin ang lahat mga kapatid na humiling ng kagalingan. Hinihiling po namin ang lahat, hindi sa aming pangalan, at hindi po namin kayo inuutusan, kami po'y nagsusumamo, nakikiusap, subalit mangyari po kung anuman ang iyong kalooban, alang-alang sa pangalan ng Espiritu Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po ako nagpapasalamat na kayo nakasama ko. Ano po? Brother Richard Hinotan, maraming salamat. Ano po? Ha? Maraming salamat. Brother Edwin Rizare, Brother Peter Villarovel, maraming salamat po sa inyo. Ano po? Kaya sana kayo po ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala sa ating ginagawang pagsasama-sama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tita Los Biminda, sabi sa Jose, maraming salamat, ano po. At ngayon, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos, ang pinaglilingkuran isang Diyos tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon Jesus Cristo, Brother Richard Thompson, ang patuloy na nagpapanukala na kung lulubi ng Panginoon hanggang sa uling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gagamitin at gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Sana nagkakaisa po tayo sa panukalang yan. Panukala natin na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan man o karamdaman, maging sa buhay kung kinakailang umabot tayo ng kamatayan, tayo pong lahat ay maglilingkod, mananatili, magtatapat, at higit sa lahat, patuloy na magtitiwala at magmamahal sa ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, mag-iwahiwalay na tayo, pero hindi ko tatapusin ang programa nang hindi nyo naririnig ang paulit-ulit kong sinasabi mula sa aking puso, hindi mula sa nguso, ha? Tandaan nyo po, mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na tayo po ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, bye-bye for now. Kung lulubi ng Panginoon, ha? Kita-kits po tayo bukas ng umaga, pero kung hindi pa kayo inaantok, lipat po muna sa pag-aralan natin, ha? Dahil meron po tayong live program ngayon together with Brother Johnson and Evangelist Cesar Dison Jr. Brother Richard Dinota, nabanggit na ba kita kanina? Kung hindi, salamat po. At ayan, so muli, maraming salamat. If God's will, see you sa pag-aralan natin. At kung hindi man, bukas po ng umaga ang kalooban ng Panginoon, kita-kita mo muli tayo sa ating devotional program. Bye-bye for now, mga kapatid. Love you. God bless.